Matapos magikot sa Luzon, nasa Cotabato naman ngayon ang Lacson-Soto Tandem para umpisahan ang pangangampanya sa mga taga Mindanao. Para sa update live na magbabalita mula sa Midsayap, Cotabato, si Mayan Los Baños. Mayan, kumusta ang pagbisita ng Lacson-Soto Tandem sa Cotabato at naniniwala raw ba sila na malakas talaga ang laban nila dyan? Cheryl, magandang tanghali sa'yo. At kanina mismong si dating Secretary Piñol na taga dito sa Cotabato ang sumalulong sa Lacson-Soto Tandem pagbaba nila mula sa kanilang kanilang private plane. Ano? At tinanong natin sa Senator Ping Lacson, kamusta yung kanyang history dito pagdating sa eleksyon. Sabi ni Senator Ping, isa ang Cotabato sa mga probinsya sa Mindanao kung saan malakas siya sa kanyang mga huling pagtakbo bilang senador at inaasahan niya na hanggang ngayon meron siyang solidong suporta mula dito sa Cotabato. At katatapos-tapos lamang ngayon ng town hall meeting nila dito sa Midsayap, Cotabato, kung saan tinalakay yung hirap sa pagsasaka at kabuhayan ng mga tao dito. Dahil ang sinasabi nila, mahal yung binhi, mahal yung fertilizer, pero pag nag-harvest sila, kaunti lamang ang kanilang kinikita. At ang solusyon nga dyan, ang Lacson-Soto Tandem, ay digitalization para daw mabilis na makakuha ng tulong mula sa gobyerno at makapag-loan mula sa mga bangko. Cheryl? Kumpara sa ibang kandidato, Mayan, bihira yung malalaking campaign rally ng Lacson-Soto Tandem. Paano na ba ang strategy nila ngayon? Yes, natanong natin yan kay Senator Ping Lacson dahil sumabay tayo mismo sa kanyang private plane kanina dahil nga nagkukumparahan, di ba, ng dami ng tao sa mga political rallies, yung kanika nilang mga kalaban. Sabi ni Senator Ping Lacson, hindi siya napabother dyan sa mga crowd na yan dahil hindi naman daw dyan nakabase ang mga botante pagdating ng mainan elections. Kung magbabago ba sila ng strategy, hindi raw, Cheryl. Hindi hanggang sa pagkatapos daw nitong kanilang kampanya, wala raw aasahang malalaking rallies, kundi mga town hall meetings lamang na kahit kakaunti yung crowd, at least naririnig daw nila ng personal yung problema ng ating mga kababayan sa bawat probinsya at nailalatag nila yung kanika nilang plataforma at solusyon sa mga problema, Cheryl. Yung sinasabi mo nga kahit na kakaunti ang crowd, ito ba ay dahil sinadya nilang limitado lang talaga ang uma-attend or gusto nilang umattend? Yes, yes. May mga pagkakataon na talagang sila yung mismo nagsasabi na dapat kaunti lang yung umattend. Lalo ng pagkakataon na hindi pa alert level 1 dahil na sinusunod yung protocol ng IATF. Ano? Pero sa ngayon, medyo nakikita natin mas marami-rami yung mga tao. Pero walang-wala yan doon sa mga malalaking political rallies ng ibang mga kandidato. Ayaw doon kasi nila yung nagsasalita lang sila sa entablado. Ang mas gusto nila parang mas personal, Cheryl, yung Q&A, yung tanong at sagot para sa kanila ng mga residente sa bawat probinsyang kanilang binibisita, Cheryl. Alright. Ano pa ang schedule ng Lacson-Soto Tandem dyan? I'm sorry, again, Cheryl, again? Ano ang next na activity ng Lacson-Soto Tandem? Alright. Bale, for today, after nila ng town hall meeting dito, may maikling press conference lamang para sa ating mga taga-Maynila, no? Mga national at local media. And then, diretso sila ng Kidapawan City para sa courtesy call sa mga LGU officials. And then, diretso sila ng Mlang, Cotabato, para sa isa ulit courtesy call sa mga LGU officials. And then, isa ulit town hall meeting hanggang mamayang hapon sa Mlang, Cotabato. And then, tomorrow, Cheryl, tatawid na sila ng Isulan Sultan Kudarat. Cheryl. Maraming salamat, Mayan Los Baños.